iba lang room. Isa ka doon sa mga ano, maswerte na napapagsabay ang love life at career. Yes. Diba? So, ilang years pa bang bibilang? Ilang years pa bibilangin ako, sabi kasi ko nga. Kasi bahay na lang ang inaasikaso mo ngayon, diba? Yung mga ganyan kasing bagay, sabi ko nga, hindi siya, ano, hindi siya pwedeng madaliin. Lalo-lalo na ngayon, parehas po kami busy. Ito pa lang po yung start, masabi ko na pinaka-start pa lang ng karera namin parehas. Dito pa lang namin na-discover kung gano'n namin kamahal yung ginagawa namin. So, ayaw namin masayang yun. So, gusto po namin i-maximize hanggang kaya po namin dalawa. We just need to support each other sa kung ano mga bagay na ginagawa namin, magkasama man kami o hindi. Pero kasabay mo ding na-discover kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa? Siguro, part po yun, Miss Hannah. Kasi syempre, nagsimula kami na bata kami. Hindi pa kami sigurado sa kung ano ba yung mangyayari sa amin sa future. But realize siguro sa tagal na rin po ng samahan naming dalawa, at the same time yung mga pinagdaanan po namin mga kalungkutan when it comes to our career, mga problema namin together, personal problems namin, na-discover namin na kailangan lang namin talaga magtulungan. Madalas mo sabihin na siya forever sa mga kasi Tita Rose, I mean for me, parang pagka nagmahal ka ng isang tao, isipin mo talaga na panghabang buhay na. Lalo na ngayon na nandun na ako sa state ng buhay ko. I'm 25. I'm actually, 26 na pala. 25 pa lang pala. Bata pa. I'm 25. So nandun na ako sa stage ng buhay ko na ayoko nang sayangin yung mga panahon na to. I mean, ayoko nang bumalik dun sa moment ng buhay ko na parang happy-go-lucky lang ako, magpa-party ako, lalabas ako sa kung saan-saan ako mapupunta. Kasi nakita ko na yung kung ano ba yung kahalagahan ng mga bagay na meron ako ngayon. I mean, yung trabaho ko, yung career ko. I'm sure, hindi naman po habang buhay, ganto siya kainit. So, hanggat nandyan po yun, gusto kong namnamin. Pero si Bianca, parang lumalabas ang pagka-romantiko mo talaga, no? Siguro, ano lang po. Hindi ko rin naging ano dati, pero ngayon katina sa open sa lahat. Iba yung pagka-romantiko mo ngayon. Kasi siguro nga po, ayun yan, nagkakaedad na rin. I mean, syempre, nung bata ako, parang ayoko muna matag na, oh, baka in a relationship si Rulo. Kasi syempre, isipin ko, pwede pa ako makipag-date kung kanina-kanina. Diba, ganun pa yung nasisip ko. Pero, ngayon, wala na. Like, siguro, ang buhay ko ngayon, trabaho, training, lalabas, yun lang. Hindi na ako talaga, never na ako gumimik. Pero ang ganda niyo tingnan dalawa. Maraming salamat po. Sabi mo ngayon, may direction na sabi mo na hindi ka na ngayon. Ay, nako, hindi na talaga. Siguro, ano po, sobrang vocal kasi ako sa nararamdaman ko eh. I mean, pag kami gusto ng babae, sasabihin ko talaga. Siguro pag, noong time naman kasi na yun, single ako. So, pwede ko namang gawin yung mga bagay na gusto ko. Pero ngayon kasi, wala na eh. Parang nakita ko na yung yung kahalagahan ng mga bagay na meron ako. Ayoko nang mawala. Wala ka ng mga crush. Okay ka, mo rin robot. May mga, syempre may mga ano pa rin. Like, siguro, may mga paghanga. But, hindi ko naman sabi na parang romantically, like, crush na talagang gusto mo maging girlfriend yung babae na yun. Yung wala na po yun, syempre. Siguro yung pagiging selosa, I mean, lahat naman po ng tao, may ganyan naman eh. May dahilan kung bakit nagsiselos. So may dahilan ba siya para magselos? Nagkadahilan siya dati para magselos. Pero sabi ko nga sa kanya, lalo na nung binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko nahahayaan na masayang yung tiwala na binigyan niya sa akin. Wala, second chance na pala ito. So ayoko nang makita siyang masaktan, ayoko nang makita siyang umiiyak. Gaya na lang ng pag-iyak na dito yung ngayon. Naku, naglambingan pa. Ganun ba yan? Interview ka na ito eh. Okay, ganyan-ganyan. Uy, oh, sino yun? Sarang babalik na ba si Jomar? Ano po, wala. Siguro, nung mga panahon kasi na yun, parang hindi pa rin ako sigurado rin sa nararamdaman ko. Lalo na, I mean, dati. I mean, alam naman ng lahat ng tao kung gaano ka
vocals na nararamdaman ko, lalo-lalo na pagdating sa kababaihan, di ba? Pero sabi ko nga, siguro somehow malaking factor yung ego eh. Like, yun na pagmamalaki ko sa tao, no, tinit ko si ganito, tinit ko si ganyan. Pero I realize na, yun yung mga bagay na hindi mo dapat nang ipagmalaki. Dapat yung pagmalaki, yun tunay na pag-ibig na nararamdaman. Pero wow. Kung nakita mo yung pagmamalaki sa'yo talaga ni Bianca, like for example, naman po, so nag-convert siya to INC. Yes. So, actually, Tita Rose, sabi ko nga, siguro marami rin misconception ng mga tao na parang pakiramdam nila na ginawa ni Bianca yung pag-convert sa INC just because of me. Pero siguro naging instrumento po ako for her. Kasi syempre, hindi ko naman siya tinutukan ng baril na mag-convert ka para sa akin, wala lang pong ganun. Siya po yung mismo nagsabi sa akin na nag-open daw siya para po sa aral ng Iglesia ni Cristo. And then, simula nung sinabi niya sa akin na gusto niya na magpa-doctrina. Birthday po niya yun. Kaya sobrang na-touch siya po. And hindi naman, para maging part ng Iglesia, hindi naman siya overnight lang. It will take 8 months bago ko ma-convert. So inaral niya po talaga yun. So I don't think just because of me kaya po niya ginawa. Pero aminin mo, okay na sa lola niya. Actually kami po dalawa yung nagpaalam sa lola niya. At first, saka natakot kami na baka mamaya hindi kumayag. Pero nagulat kami na sobrang open din ni Mama Vicky sa sinabi ni Bianca. So sobrang na-touch ako, pinagpanata ko yun. I mean, every night pinagpe-pray ko yun na sana maging... Hindi ako lang pinanatayan ganyan. Siya lang talaga, no? Yung una hindi. Siguro, nung mga una kasi bata pa ako dun eh. I mean, kaming dalawa, bata pa kami. So wala pa sa isip namin yung mga ganyang bagay. But siguro na-realize namin kung ano ba yung kahalagahan nga ng mga bagay na meron kami rin. So nabago ka talaga ni Bianca? I would say yes, Tito. Sobrang... parang 360 eh. Tama na yung Bianca. Nakikita ko na sa kanila, joke. 360 talaga yung pagbabago. So, okay. Thank you. Thank you so much po.